I'm Angel. Welcome to my channel. It is another day for another video, and I am back with another haul video. If you want to know what are the things that I bought and my entire experience on sa website nila, just keep on watching. Before I continue, if you are new to my channel, hello, my name is Angel. I am inviting you to be a part of this growing family. Subscribe. The red button is down below, and then click mo na rin yung bell button for you to be notified for my future videos. With that being said, let's continue. So, ito yung mga items na nabili ko sa YesStyle.com. And yung YesStyle.com, eh, para siyang warehouse. I believe meron mga skincare, makeup, meron din mga damit, sapatos, bag. If you wanna know more about YesStyle.com, kung ano yung mga ibinibenta nila, ilalagay ko yung link ng website sa my description box. So, nag-order ako last January 7 and I am filming it today, January 29, Monday. Katanggap ko lang kanina, so ilang araw yun? It is exactly 22 days mula nang nag-order ako. Noon ko pa gustong bumili sa YesStyle.com kasi lagi silang may sale, and then yung mga products na binibenta nila are cheaper compared sa ibang website. Kaya lang, you have to make sure na babasahin ninyo yung description ng mga items na bibilhin ninyo. Always bear in mind if yung item na gusto nyo is already in stock. Meron kasi nakalagay doon na if it is in stock or it is shipped within 24 hours, meron din na 7 to 14 days bago ma-ship. Hindi ibig sabihin noon na ma-ship na siya sa inyo, but sa pagkakaintindi ko, eh, ma-ship siya sa warehouse. Kapag ka it is in stock or nakalagay na it is shipped within 24 hours, ang pagkakaintindi ko, eh, meron silang stock dun sa warehouse nila. However, if nakalagay naman doon na it is 7 to 14 days bago ma-ship, ibig sabihin na manggagaling pa dun sa mismong supplier or tindahan yung product na gusto mo bago ma-ship sa warehouse. So, if example, lahat ng items na nabili mo, eh, in stock and shipped within 24 hours, pero meron kang isang item na ma-shipped within 7 to 14 days, dun sa nag-iisang item na yun, hihintayin pa yun na makarating sa warehouse bago nila i-ship sa inyo. Which is yun yung nangyari sa akin. At hindi ako aware na meron palang ganung ganap. Ang akala ko lang, hindi ko talaga napansin na parang bakit yung iba ship within 24 hours, yung iba 7 to 14 days, wala akong ka-idea. Na-realize ko na lang siya nung nag-a-update ako ng orders ko na parang lahat naman ng items ko in stock, bakit hindi pa nila siniship sa akin? And then dun ko nakita na yung isang item nga na binili ko, eh, currently, hinahantay na lang na ma-ship sa warehouse. Kaya nga, ayun, natagalan bago makarating sa akin. Pero still, 22 days, hindi naman ganun katagal. And chinek ko kung saan nang galing yung package. It came from Hong Kong pa. So, yeah, I think nasabi ko na. So, yun nga, kailangan nyo basahin yung description. And then, huwag nyo kalimutan yung ships within Keme et Lumi. Moving on, punta na tayo sa aking mga napamili. Most items na nabili ko is skincare and makeup. Pero itong dalawang to, eh, fashion related. Bumili ako nitong salamin. This one, ito yung itsura niya. Black sa harap, pero the entire metal ng salamin, eh, rose gold, and then may ganap lang siya dito. I hope na describe siya ng maayos. So, ito yung itsura niya. Ta-da-da. Cute, no? Ilong na lang ang kulang sa akin. Then, yung isa naman is circle lens lang siya, and then everything is in black na matte. And ito naman yung itsura niya. Again, ilong na lang ang kulang. Pero ang cute, no? Cute pa! Sayang nga lang kasi hindi siya anti-glare coating. Kaya merong reflection. Pero yes, ang cute niya, no? Gusto ko sana siyang suotin sa video na to. Kaya nga lang, naiirita nga lang ako kasi may reflection. Anyway, yan yung itsura niya. Super cute. In fairness, I am surprised by the quality. Nung salamin, akala ko parang putyo-putyo lang o madaling masira. Pero hindi, it is sturdy. You know, I'm trying to bend. Pero hindi naman full force. Parang I'm just slowly bending. Tingnan natin kung mag-shake or mag-ano. But it's not flimsy. I'm surprised. Ito kayang isa.
ito, ito medyo masha-shake mo, but it's not flimsy. This is the next item that I bought. May sticker na kasi dun sa packaging, pero this is from Etude House Dear Darling Water Gel Tint in Apricot Red. So, pakita ko na lang sa inyo kung ano yung itsura niya. Super cute! Ano yung itsura niyo? And this is what I'm wearing. Natatawa ako kanina dahil hindi ko alam kung paano ko ito bubuksan. Parang, ang bala ko sana itong mismong lid, ito, kasama ito, inaangat ko. And then I realized na, ay, te, iniikot pala siya. Daba? And ito yung itsura niya. Parang siyang popsicle, ano, pero ito yung doe foot niya. This is the wand. Parang siyang teardrop shape, and then sa gitna, eh, meron siyang butas para doon madedeposit yung lip tint. So, mag-apply lang ulit ako. Bigyan ko kayo ng swatch. Ayan. Ayan yung itsura. Doon pa rin tayo sa makeup, ano. Bumili rin ako nito. This is from Rire Luxe Gel Tattoo Eyebrow in gray brown. So, ito yung pinipil na eyebrow tattoo. Na-excite ako dito dahil noon ko pa ito gustong matry and gusto ko siyang gawa ng review. Ito yung itsura niya. Siguro, i-open ko na lang to kapag gagawin ko na siya ng review. Pero sobrang na-excite talaga ako dito. Another brow product is this one. This is from Mimbox. Ito yung Pony Effect Contoured Brow lang nakalagay. Ang shade niya eh deep brown. So, ito yung kinukwento ko sa inyo kanina. Ito yung item na natagalan bago ma-ship. Ito yung hinintay. I don't know if kilala niyo si Pony. Sikat siya na makeup artist from Korea. And if I'm not mistaken, makeup artist siya ni CL. Ewan ko lang kung hanggang ngayon, makeup artist pa rin siya ni CL. Pero meron din siyang sarili niyang makeup na brand. And sobrang ganda niya. Sobrang ina-idol ko siya. And this is how it looks like. Ang ganda rin ang packaging niya, no? Rose gold. Masahin natin. Ah! See? Bitin kanina. So it is Pony Effect Contoured Brow Color. Ito yung first na brow... Paano ba siya? Brow cara? Brow mascara. Na tinted. Usually, clear lang yung brow mascara ko. And this one, in deep brown. Ooh. Ito yung itsura ng wand niya. Yung isang side ay straight lang. Pero itong isa eh parang dome. Yung itsura ng wand niya. So, swatch ko rin. Ito yung itsura niya. Na-excite naman ako dito. So, pagdating sa eyebrows, na-excite talaga ako. Kilayas life nga, ano. And then, the last makeup item, last na ba to? Ayan, konti lang din naman yun na pamili ko eh. Pero ito, yung last na makeup item. This is from Innisfree. Ito yung Skinny Waterproof Micro Cara. And, color black lang ata to. Na-curious din ako dito sa mascara na to. Ooh! Ayun o, kita niyo ba? Ang tanga ko! Baliktad! Kaya pala sabi ko, bakit ganun? Parang gumagalaw, baliktad pala. Dapat pala dito ko hahawakan. Mm. Ito yung itsura niya. Ang liit nga ng wand niya. Ayun yung itsura niya o. Very fine! Sobrang liit. So, perfect for your bottom eyelash, and then gagamitin ko rin to syempre sa pangtaas na eyelash. Next, punta na tayo sa skincare items. Ito yung isa sa dahilan kung bakit talaga ako napabili sa yesstyle.com dahil dito sa secret key na starting treatment essence. Ito yung itsura niya. Na-excite ako dito. Marami na akong mga essence na nasubukan. I've tried yung Misha, I've tried sa Laneige, I've tried yung sa Ayope, even yung SK2. Actually, I'm using yung SK2 na essence ngayon. Ang mahal kasi nga eh, $125 yung maliit na bote na yun. And
Nagdadalawang isip ako if bibili pa ba ako or hindi. And then, nakita ko to. And this is Rave by one of my favorite YouTubers. Siya si Gothamista. Ilalagay ko yung link ng channel niya sa my description box. As if naman hindi niya pa siya kilala. Pero if you're not familiar with her, again, yung link ng channel niya sa my description box. And she's been raving about it. Ginamit niya rin yung SK2, pero sabi niya, mas maganda daw to. This is less than $20. Eh, yung $125. So, yeah, why not? Give it a try. Mas malaki siya, mas mura. Ang pinaka kasalanan ko talaga sa mukha ko, hindi ako nagsasunscreen. I know. Hindi ako nagsasunscreen. And, at my age, nakikita ko na yung bunga ng hindi ko pag-sunscreen, lalong-lalo na dito sa area, sa may forehead ko, dito at saka dito, meron ng hyperpigmentation at saka may mga wrinkles na dito. Grabe, kitang-kita na talaga yung pulbot. So, I hope it's not yet too late. Nagumamit ako ng sunscreen and I bought 2 kasi hindi ko pa, though gumagamit ako ng sunscreen noon, pero wala akong magustuhan na sunscreen. Again, I bought 2. This one is from Shiseido. Ito yung maliit lang yung binili ko dahil may kamahalan din yung malaki nito. Parang 50 ata. And this one is 25. So, tinaray ko muna to dahil if hindi ko man nagustuhan, madali ko siyang maubos. So, ito yung itsura niya. So, this is from Shiseido. Ito yung Anessa Essence UV Sunscreen with Aqua Booster SPF 50+, PA++++. So, ito ata yung original na version. Alam ko meron ng mild na version and yun yung gusto ko. Kaya lang, wala yung maliit. Siguro pag nagustuhan ko to, tatry ko yung mild version niya. Pero eto, binili ko rin to dahil ni-rave din to ni Gothamista and why not? Para sa kasi kami ng skin type, kaya yung mga nila-recommend niya, sinusubukan ko dahil yun na, para sa kami ng skin type. And then, the next sunscreen naman is this one. This is from Etude House. Ito yung Sun Prize Airy Finish SPF 50+, PA++++. Maganda rin yung review dito sa sunscreen na to. And if I'm not mistaken, alam ko ni-review din to ni Gothamista. And then the last item, ito, libre. Ito yung blueberry na sheet mask from Skin Food. Nakuha ko to for free. And then, yeah. So far, I had a pleasant experience sa website ng YesStyle.com. And if bibili ba ulit ako sa kanila, for sure, bibili ulit ako sa kanila. If meron kayong mga items na gusto nyong gawan ko ng review, let me know down in the comment section below. And I hope that you enjoyed watching this video. Thank you so much for watching and I'll see you again on my next one. Bye!